Sa gilid ng kalsada sa kahabaan ng Damorti sa bayan ng Rosario, La Union namin naabutan ang mag-anak ni na Dave. Sulit na sana ang kanilang unang beses na pagbabakasyon sa La Union, pero habang sila'y pauwi, nabutas ang isa sa kanilang gulong. Ito'y dahil sa naglalakihang mga butas sa kalsada. Nangyari kasi may nadaanan kaming sobrang lalim na butas. Banda doon, malapit lang siya actually. Tapos, ayun, napansin na namin, bigla siyang na-flatan. Then, ayun, na-flatan na siya. Delikado na, dagdag gastos pa ang mga butas na ito para sa kagaya niyang motorista. Kasi, as in, lalo na pag nag-uulan, kapag natatapunan ng mga tubig or mga pades na bubuo, mahirap siya makita lalo na sa gabi. Kaya ayun, kanina, di namin nakita kasi medyo elevated siya. Kumbaga paakyat, tapos biglang may butas. Tapos ayun, na nangyari. Perwisyo sobra. Hiling ng mga motorista, maaksyonan ito. Dito sa kahabaan ng Rosario, La Union, wala pang 100 metro. Ay halos 10 na ang makikitang butas sa kalsada. Bukod sa pinsalang dulot nito sa gulong ng mga sasakyan, maaari rin itong rason ng mga aksidente. Ganito rin ang sitwasyon sa kahabaan ng Rosario Pugo Road. Kada segundo, halos may butas na madadaanan. Ang ilang mga butas nga, halos sakop na ang isang lane ng kalsada. Ako nga, naging biktima rin ng butas na yan. Nasabugan ako ng gulong. Marami na. Yung iba nga, hindi nga lang makapagreklamo kasi hindi alam kung kanino i-address. Pero marami, mga around sa mga vulcanizing shafts na dito sa amin, nung tinanong ko is mga more than 20 plus na yung pumupunta sa kanila eh. Ang CC, madalas daw sa LGU kahit pa ito ay isang national road, kaya jurisdiction ito ng La Union 2nd District Engineering Office ng Department of Public Works and Highways. Gumawa na po ng letter si Mayor. That was a month ago pa. Regarding sa mga butas-butas na yan, ayusin yung mga kalsada nga. Kasi hindi lang naman yung aksidente pa. Maraming beses ng mga na-aksidente noon doon. Ayon sa DPWH La Union 2nd District, nagiging sagabal daw ang panahon kaya't napapatagal ang kanilang pagsasaayos sa mga kalsada. Pag maulan kasi, di ba, ngayon lang naman medyo umaraw eh. Pag umuulan kasi, yun ang depekto ng mga kalsada natin kasi old age na mga yan. Pag naulanan sila, mga aspaldo natin, nadaanan ng malalaking mga sasakyan, nagkakabutas yan. Pero pag umuulan kasi, ang pwede lang namin gawin sana is temporary patching lang. Hindi naman namin pwedeng i-permanent na maspalto yun kasi may tubig siya, hindi siya pwedeng dumikit. Pero anya, sinimulan na raw ngayong araw ang pagsasagawa ng pansamantalang paglalagay ng aspalto sa naturang mga butas. May mga na-program na kami diyan, madam, na para permanently na makuha na sa ma-restore na siya. Target nilang matapos ang pagsasaayos ng lahat ng mga butas sa mga kalsada ng Damorti, Santo Tomas, Rosario at Pugo hanggang Biyernes. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.